Ala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating hinihiling, ipinagpapasalamat ngayong araw na ito. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito'y si Antioco Epaphanes, ang anak ni Haring Antioco. Siya'y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari ng taong 137. Noong kapanahuna ni Antioco Epaphanes, may lumitaw na mga masasamang Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan. Bagkos ay inaakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga hintil sa palibot nila. Wala naman tayong nakikita sa hindi pakikipagkasundo kundi pawang kamalasan, wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ilan sa kanila'y agad nagpunta sa hari upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntuning hintil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kaugalian ng mga hintil. Gumawa sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan. Anupat nakiisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga hintil.
Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Iniutos niyang maging isa ang tuntunin sa bansa, kaya't ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang relihiyon. Lahat ng hintil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga diyos-diyosan at nilabag ang araw ng pamamahinga. Noong taong 145, ika-15 ng buwan ng Kislev, si Haring Antiochio ay nagpatayo ng kalapastangan ng walang kapantay sa altar ng pinagsunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga dambanang pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Judea, kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan. Pinagsusunog ng kamangyan ang mga tao. Lahat ng mga makitang nakabalumbo ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog. At ang sinumang mahuling nagtataglay ng balumbon ng tipan o sumusunod sa kautusan ay ipinapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa ring mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkaing marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi ipinahuhuntulot ng kautusan at kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila. Katakot-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kong mamamalas, yaong mga masasamang lumalabag sa iyong batas. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Silang mga masasama kahit ako ay gapusin, ang bigay mong mga utos ay di ko rin lilimutin. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Sa sino mang naghahangad na ako ay alipinin, iligtas mo ang lingkod mo't ang utos mo ang susundin. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Palapit na ng palapit ang sa aki'y umuusig, mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Iyang mga masasamay tiyak na di maliligtas, dahilan sa kautusang hindi nila ginaganap. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan, yaong mga taong taksil na laban sa kautusan. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho, at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazareth, sabi nila, at siya'y sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Kaya't tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" "Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin," sagot niya. At sinabi ni Jesus, "Mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ganon din sa ating mga kasama ngayon sa pamamagitan ng Radyo Totoo at sa Facebook Live ng National Shrine. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tingnan natin at pagnilayan natin ang kalalagayan ng bulag. Ang bulag ay isang pulube, no? Siya'y nakaupo sa tabing daan at nung maramdaman niyang parang ang mga tao ay nagkakagulo, tinanong niya ang mga tao, "Anong nangyayari?" Ang sabi ng mga tao, "Dadaan po si Jesus na taga Nazareth." Pero nakakagulat ang kanyang sigaw. Ang kanyang sigaw ay hindi "Jesus na taga Nazareth," kundi "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." No? "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Sabihin, malalim na ang kanyang pagkakilala. Bagamat siya'y bulag, malalim na ang kanyang pagkakilala kay Jesus. Ang kilala niya ay siya'y isa ng Mesiyas dahil ang sabi na niya ay anak ni David. At mapapansin ninyo, pag si Jesus ay nakikilala noong una sa Kapernaum at binabanggit na siya ang Mesiyas, pinatatahimik agad niya. No? Pinatatahimik agad niya sapagkat ayaw pa niyang siya'y makilala. Pero itong bulag na ito, nung banggitin ang kanyang pangalan, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." No? Pinalapit niya ang bulag at tinanong, "Anong gusto mong gawin ko sa iyo?" Kung ating mapapansin, alam naman ni Jesus na bulag ito. Pero bakit pa niya tinanong, "Anong gusto mong gawin ko sa iyo?" No? Kita ni Jesus na siya'y isang bulag na mamalimos sa tabi ng daan. Pero bakit pa niya tinanong, "Anong gusto mong gawin ko sa iyo?" Hindi pa sinabat niyang, "Ikaw nga'y makakakita." No? Mga minamahal na mga kapatid, sa ating paglapit sa Diyos, alam ng Panginoon ang ating kalalagayan. Pero tayo kanyang tatanungin at maging specific tayo sa pagtugon sa Diyos. Anong gusto mong gawin sa iyo ng Diyos? Ang bulag,
gusto niyang makakita. Pero hindi lang siya basta bulag. Siya'y isang pulubi sa mahabang panahon. Siya'y naghihirap, no? At marami siyang pwede pang hilingin sa Panginoon, no? Pero siya'y naging specific, naging details ang kanyang pagsasabi sa Diyos kung anong gustong gawin sa kanya. Gusto ko po, ibig ko po sanang makakita. Kaya kung tayo lalapit sa Panginoong Diyos, maging detalyado tayo sa kung anong gustong gawin sa atin ng Diyos. Hindi yung, Lord, alam mo naman ang kalalagayan ko ngayon, bahala ka na. Ay paano kung hindi pala yun ang gusto mong gawin sa iyo ng Diyos? Paano kung ang gusto nang gawin na sa pulubing yun ay biglang binigyan ng Diyos ng maraming bagay, pero siya na may bulag, no? Hindi pa rin niya yun ma-appreciate. Kaya yung mismong bulag ang nagsabi sa Panginoon, Lord, ibig ko po sanang manumbalik ang aking paningin. Kaya ngayon tayo'y dumudulog dito sa National Shrine, sa tulong at panalangin ni Padre Pio. Maraming mga ganyan dito ang nagsumusulat at nagpapasalamat. Maraming silang sakit na hinihiling na gumaling. Pero minsan mapapansin ninyo sa kanilang mga sulat na kanilang ipinagpapasalamat ay talagang yung specific na sakit na kanilang hinihiling sa Panginoon, sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. Gusto ko po, gumaling ako sa sakit na ito. Specific, detalyadong-detalyado, sinasabi nila kung ano yung kanilang sakit. At nakakagulat ang mga sumusunod na pangyayari. Marami ang nakakaranas ng kagalingan. Kung tayo ngayon may idinudulog sa Diyos, maging detalyado tayo sa paghingi sa Diyos. Bagamat alam na niyang lahat, pero katulad ng bulag, marami siyang pwedeng hilingin sa Panginoong Diyos. Sa isang pulubi, mahirap na sitwasyon ng kanyang buhay, pero detalyadong sinabi niya, ibig ko pong makakita. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito ay walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nakisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa pilay'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kundi kayang lumuhod, e manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipain tulad sa tukso at niyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay hadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kahalian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa lahat ng sa
akin, alang-alang sa iyo, kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mong sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Handog kong iyalay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Kung ibuwis ang lahat ng sakit, alang-alang sa iyo, kaligtasan. Kung iyalay ang aking buhay, alang-alang sa mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sakit, alang-alang sa iyo, kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda po sa bandang unahan ng Main Church ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po natin itong pinagdadasal ang kapayapaan ng kanilang mga kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras
at pakikiisa para sa pagsusulat ng iyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ika-apat, sa darating pong Huwebes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9:00 ng umaga at 5:00 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga mahal sa buhay na may sakit ay inaanyayahan. Ang atin pong susunod na misa ay sa 9:10 ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay na humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo na tipayo, Kanyang pagkalinga.
ni sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.